Hello guys, welcome back po sa aking YouTube channel. Ngayon naman po ay ipagpatuloy natin yung segment natin na kung saan at kailan bibili po sa kailan po bibili ng stocks. So welcome po sa aking Sewell Financial na broker. So ito po yung ginagamit natin kapag bumibili at nabibenta po tayo ng stock sa stock market. So punta na po tayo sa charting. Yan. Okay, ang charting po guys, dito po natin nalalaman ang performance po ng isang company. So halimbawa, click natin yung Tugu. Tugu Group Incorporated. Yan. So ito po yung history po ng company. So dito sa baba, ibabalik ko lang ha. Tingnan to yung horizontal po. Kung nakikita nyo yung March 3, 2020, yan po yung pizza. At saka dito sa vertical, dito sa right side, kung nakikita nyo dyan sa yung may itim, yung sa vertical, yan po yung price ng stock. So as of March 20, 2020, ay ang stock niya po ay 4 pesos and 11 centavos. Okay? So tingnan natin yung history ng company na ito. Yan. Balik lang tayo. Para madali. Yan. So ang Tugu pala ay nagsimula noong 2012. March 22, 2012, nagsimula yung Tugu sa nag-register sa Philippine Stock Exchange. Okay, balik na tayo. Okay. So ngayon guys, try po natin yung Globe. Yan. Globe Telecom. Okay. So ang concept po sa stock market guys ay buy low, sell high. So madali lang po, bibili po tayo ng mura tsaka ibibenta natin ng mahal. So yun lang po ang strategy natin sa stock market. Tingnan natin yung Globe. As of January 17, tingnan nyo, ang price po niya ay 2,092 and 12 centavos. So pagdating ng March, tingnan natin dito, March 20, bumaba siya, naging 1,656. So ang concept po, diba, buy low, sell high. So kapag nakita nyo po na ang presyo ay ganito na kaliit, bili na po kayo ng stock. Kasi mababa na po siya. Imagine nyo, from 2,000, naging 1,600 na lang. So mababa na siya, di ba? So ito yung time na bibili na po tayo. Okay? Ngayon, bakit sa Globe bibili? Isipin po natin na yung company na bibilhan natin, yung mga services niyo pa niya po or goods in demand ba? Yan po ang question. In demand ba ang Globe? O ginagamit ba yan ng mga tao? 'Di ba ang sagot ay oo, syempre. Internet yung Globe, 'di ba? So, sa March 20 in between 20 to 25 or 18 to 25, 'di ba? Yan ang panahon na nag-lockdown. Nag-declare si President Duterte ng lockdown. So ano mangyayari kung mag-lockdown? 'Di ba matitigil yung economy, bahagya ang matitigil. Syempre nag-lockdown walang movement, walang travel kasi lockdown. So as a result, bababa talaga ang stock or ang economy. So bakit sa Globe? 'Di ba? Yung mga tao kahit na nag-lockdown,
gumagamit pa rin naman ng internet, di ba? As a matter of fact, mas dumubli mga kasi nasa bahay, di ba? Kapag nasa bahay, hindi mag-i-internet, mag-YouTube yung mga tao. So, mas dumubli pa yung gamit ng globe. So, anong mangyari? So, tingnan natin. Tingnan nyo to. As of April 6, 2020. Tingnan nyo yung may numero na itim. So, biglang tumaas, di ba? Naging 2,297.10. So, yan na po ang stock as of April 6, 2020. So, try nga natin i-compute. Imagine, say for example, noong March 20, 2020, ang stock po, di ba, is 1,657 na lang. Example, compute natin. So, halimbawa, sa time na yan, bumili ka. Try natin, meron kang 1 million. Ibinili mo sa stock na 1,657 per stock sa globe. So, meron ka pong 600 kasi may multiple of 10 ito. So, 600 stock. Now, pagdating ng April 6, 2020, naging 2,296. So, times 2,296. So, ibibinta muna kasi, di ba, concept is buy low, sell high. So, tingnan natin. So, imagine, yung 1 million mo, naging 1,377,600. So, ang timeline, tingnan natin, March 20, bininta mo ng April 6. So, parang 16 days lang, no? So, 16 days lang. 300 plus na yung kita mo sa capital na 1 million. See? So, ang dali lang, di ba? Imagine nyo, ang laki ng kita mo. Wala kang ginawa. Nag-invest ka lang. So, isa lang po yan sa strategy natin kung paano po kumita sa stock market. Okay? So, sana po ay may natutunan po kayo at stay tuned po kasi mayroon pa po akong i-upload tungkol sa paano kumita sa stock market. Okay? More videos to come pa po. So, yan lamang po sa ngayon at magandang araw po.